Chicken lang naman yun. Any Valentine's plan together, may mga nangyayon ba? Or may surprise ka na naman ba? Lagi mo surprise siya eh. Parang ilang beses muna ako din tinanong niya. It's always a surprise. It's always a surprise yung Valentine's. Well, at this, at the moment, hindi ko pa alam ang gagawin ko. Pero... Gusto ko rin nagugulat siya eh, mapabukay man niya ng bulaklak na pagkalaki-laki na binubuhat ng mga tao sa EDSA. Ano ba kasunod? Ano, Kim ba, naiisip mo rin na i-direct mo siya one day? Or parang isa ba siya sa critic mo of your own work kapag ka, ano, siya ng movie mo? Si Kim definitely, I mean, given the chance, oo naman, di ba, parang sarap naman nun, yung partner mo na nakakasama mo sa set, para lang kayong naglalaro. So yes, definitely, one day, nabigyan ko ng opportunity. Ano naka-isip ka na ng material para sa kanya? If ever si Kim, definitely love story. Hindi mo makamalikin. Itong director niya. Diding. Baka mahirapan kasi siya yung director ko eh. Parang baka ako yung, itong gawin natin. Ah, sige po. Sarahing ganun eh. I mean, yun nga po, kami naman kasi yung, malakas kasi ang imagination, malakas yung, meron, malakas silang, ambition ni Kim, especially when she's acting, she knows what she wants. So yun po magiging challenge pag siya yung nagiging acting. I think mas matututukan ko din siya if meron siyang ibang leading man. Pero syempre ako muna yung first choice. Ako muna yun. Pag wala na talaga. Para lang mas matutukan ko kasi alam ko yung kwento na gustong yung mga stories na gusto ni Kim. Gusto niya yung bagong characters. Para pag-uusapan ko namin yan. Para ko na be able to give her the best. Gusto ko siya matutukan. Mahirap naman kung tututukan ko siya tapos ako rin tututukan ko yung sarili ko sa acting. Kaya mo bang ano? Kaya mo bang i-direct si Kim ng mga love scene to other, kissing scene with other girl, parang ganyan? Definitely. I think nalagpasan na po namin yung ganoong, nag-mature na rin po yung relationship namin at yung point na quite kaya namin panoorin ng isa't isa na mayroong partner. Kim's always gonna be partnered with other men, ako naman po, other leading ladies, she will have kissing scenes, I'll have kissing scenes, so I think it's na, ano na yan eh, given na sa profession namin as art artists. Pero iba yung ikaw mang different, iba yun. Yes, iba-iba, pero as our artistas and as artists and bilang ginagawa po namin ito ng matagal na understood na po namin na trabaho lang po yun and it's for the sake of for our craft. Nananood ba si Kim ng mga movie mo? Personally, yung mga dinarek mo movie. Yes! Anong sinasabi niya bilang may mga critic ba sa sayo na ganito dapat, ganyan dapat? Si Kim kasi madaling patawanin eh. So, konting joke, natatawa na siya. Tapos, ayun. So, ang hindi lang niya pinanood is yung, kunwari may horror, kunwari may patayan, at matatakotin siya. So, yung katulad ng Sinimalaya na 2019, yung Tabon, hindi niya napanood. Kasi may patayan yan, si baka ayaw niya matakot. Mabilis siya matakot. Ayaw niya horror, hindi siya mahilig sa horror. Ay, pero hindi siya mahilig sa horror movies, pero horror queen. Lagi siyang nasa horror genre, pero hindi siya nanonood ng maraming horror movies. Anong masasabi mo lang na nag-venture na rin into solo host at ang daming pumupuri sa pagiging magaling na host ni Kim? I'm very happy for Kim sa totoo lang because she's exploring different things. She's very brave. Walang takot niya hinaharap lahat ng lumakating sa kanya. She's turning everything. All the negative, she turns it into positive. So I think she's just talented like that. She has that gift of just giving smiles sa mga tao. So perfect siya doon. Perfect siya as a host kasi maraming nakasalubong. Kung ano manood ko si Kim, taong-tawa kami. Sabi ko, good for her. Meron kang daming kinilig sa mga Instagram posts niya recently. Yung iba parang emotional kasi na feeling nila it's... Parang hindi, wish sila, may naganap ba
proposal sa sweet sex. Ah, wala po, wala po, wala po na idea ganoon. Pero pagkamalinit na dapat para feeling nila parang gano'n yung tinakot. Mahilig lang po kasi talaga kami. Kahit wala na na si Kim, mahilig po siya talaga sa mga nice looking pictures, mga tawag dito, mga IG worthy pictures. So ako nadadamay na rin ako na natututo na akong paano nga ba umanggulo ng tama. So yun, tawag yata dun. IG boyfriend, parang ideal IG boyfriend na parang dapat marunong kang umanggulo at yeah. But definitely, kailangan namin magbakasyon, kailangan namin umikot para makahinga, maka-refresh ng ideas. Ang tagal nyo na rin, no? Parang wala pa ba talagang plans to settling down? Parang kayo na eh, parang di ba alam ko. Trabaho muna, I think very important na alam naman namin sa isa't isa na mahal namin ang isa't isa. I think that's all that matters. I mean, I understand na maraming nag-aabang, but sa amin, we're very focused on work. Dadating naman yan in the moment. Pero do you see Kim na siya na talaga for a long period? Basta ang importante si Kim at mahal namin ang isa't isa. Baka mawala yung magic pag sinabi ko lang. Any lang naman yun. Any Valentine's plan together? May mga nangyayin ba? Or may surprise ka na naman ba? Lagi surprise siya eh. Parang ilang beses mo na ako din tinanong na. It's always a surprise. It's always a surprise in Valentine's. Well, at this at the moment, hindi ko pa alam ang gagawin ko. Pero gusto ko rin nagugulat siya eh, mapabukay man niya ng bulaklak na pagkalaki-laki na binubuhat ng mga tao sa EDSA. Ano ba kasi nun? Oo nga. Ikaw ba nag-isip mismo? Yes. So naalala ko nga nung panahon na yun, mga limang lalaki, hindi sila pinapapasok sa taping. Or basta parang, truck, coding yung truck. So parang na-stress na stress ako, bumaba na lang kayo. So binuhat nila, apat na lang, binuhat yung bulaklak, naglalakad sa distance. So yun, I think yun yung ano, yun yung magic ng Valentine's for us. Parang hirap ng lampasan. Lampasan yung mga, mas nangingibabaw lang talaga yung pagmamahal namin sa isa-isa. Yan lang. So ano naman siya, di ba? Si Kim appreciative siya, appreciate niya lahat ng ginagawa mo, maliit or malaki naman. Yung grand gestures, kumbaga extra effort lang po yun. Pero kami, masaya na kami na magkatabi lang sa kotse, nagka-drive. May isang beses, nagmaneho kami papuntang Subic, walang plano, nanood lang kami ng sunset, tapos umuwi. Yun lang po yung ginawa namin, masaya na po kami sa ganun. Pero hindi po kami yung tipo na kailangan namin maglus tayo ay magsunog ng pera para hindi po kami gano'n sa mga simpleng bagay. Paano ba ginajuggle yung time mo? You're busy with the teleserye, Jemmy, as ito, as a director, tapos you go out with Kim pag may mga times. Paano nyo na isisingit? Sa pagsusulat po kasi, mas gumagana po yung utak ko pag nasa set environment po ako. Or pag nandito po, pagka kunwari may mga kaharap po ako, mga artista, mga ito po. Yun po yung ano. Doon ko po siya na, doon po ako na-inspire. In terms of Kim and I think it's more of, busy din po kasi siya eh. So nagtatagpo naman po kami. Thanks, Kim.